So ngayong umagang ito ay meron tayong tatlong update about nga sa status ni LeBron James, about nga rin sa injury ni Jaylen Brown, at ito rin si Steve Kerr sa kanyang interview. So sa pangunang-una nga ay ito nga si LeBron James ang ating pag-uusapan dahil nga na-report nga ni Shams Aranya at pati na rin ng ibang reporters ng Lakers at si Woj na si LeBron James ay maaari na nga makabalik against sa New York Knicks sa Wednesday or bukas na nga sa atin. Sabi nga ni Shams Aranya, Lakers star LeBron James is targeting Tuesday versus New York for return to the lineup from sore right ankle. If not Tuesday, Wednesday versus Houston is possible. So yun nga sinabi at nireport na ito ni Shams Aranya na itong si LeBron James ay babalik na nga para sa Los Angeles Lakers sa Wednesday or sa Thursday, Philippine time. So against nga yan sa New York Knicks or sa Houston Rockets. So mukhang gumaling na ang injury nito ni LeBron James, diba nung nakaraan ay bumalik na nga rin siya pero nagpahinga nga muli siya dahil may nararamdaman pa nga daw siya sa kanyang ankle at hindi pa siya 100%. Pero ngayon ay mukhang nakapagpahinga na ng maayos itong si LeBron James at okay na nga ang kanyang ankle dahil din nakapag-participate na nga siya sa full practice ng Los Angeles Lakers. Ito, tingnan nyo ang mga litrato na ipinost ng Los Angeles Lakers. So matapos ng ilang araw na pagpapahinga ni LeBron James sa kanyang tahanan, ito, kasali na siya muli sa Lakers practice at mukhang ready na nga siyang bumalik. Ito nga rin si Frank Vogel sa kanyang interview. Sinabi niya rin kung ano ba nangyari sa kanilang practice ngayon. Ito, panoorin nyo ang kanyang mga sinabi about kay LeBron James. Was LeBron able to participate today and is there an update for his status tomorrow? He did participate in full practice and no update to his status tomorrow. Yeah, we did some drill work, we did some contrived scrimmages, and we did a short full scrimmage, and he did all of it. So sa last 4 games niya ng Los Angeles Lakers ay itong si LeBron James ay makakabalik na nga. So may pagkakataon pa nga siya para mapag-ready ang kanyang katawan para sa darating na playoffs or sa play-in tournament kung sakaling nang mapunta pa sila sa play-in. Dahil hanggang ngayon ay naglalaban pa rin sila ng Blazers sa 6th spot nga. Dahil ang Lakers ngayon ay 7, ang Blazers ang 6, pero isang game lang ang kanilang pagitan. So abangan natin kung ano bang mangyayari kung mapupunta ba sa play-in itong Los Angeles Lakers. At para naman sa ating next news at update ay meron nga tayong hindi magandang balita dahil itong first time All-Star na si Jaylen Brown ay na-injured nga ng torn ligament at sabi nga ay out for the rest of the season na nga siya. Ito ang report. Celtics say All-Star Jaylen Brown has been diagnosed with a torn ligament in his left wrist and is out for the remainder of the season. So isang ang malaking kawalan itong si Jaylen Brown na kanilang All-Star dito para sa Celtics dahil hanggang ngayon ay nag-i-struggle pa nga sila at baka mapunta rin sila sa play-in tournament. So isa talagang malaking kawalan itong si Jaylen Brown at mukhang mag-i-struggle lalo itong Boston Celtics. Pero anyways, get well soon para kay Jaylen Brown at makikita natin siya muli next season. At sa panghuling update naman natin, itong ang coach ng Golden State Warriors na si Steve Kerr ay merong ang mataas na papuri kay Draymond Green sa kanilang pre-game interview. Ito, panoorin nyo ang kanyang statement. I think he's a Hall of Famer. Maybe I'm biased being his coach, but in my mind, he's the best defender in the league right now. I think he's been the best defender in the modern era of basketball, when you factor in having to cover the entire court. He's a three-time champion. He's Defensive Player of the Year. He's an Olympic gold medalist. I used to have a vote in the Hall of Fame years ago. If I looked at that resume, I would vote for him. So sinabi nga nito ni Steve Kerr na ito daw si Draymond Green ay best defender in the league right now. At hindi lang yon ang kanyang sinabi. Sinabi niya rin, I think he's been the best defender in the modern era of basketball. Now, arguably, merong mga players na maaring mag-argue na sa kanila nga ang title na best defender in the NBA at sa modern era ng basketball.
Pero I think itong si Draymond Green ay isa sa mga pinakamagagaling na defender dito sa NBA. Kung hindi man siya top 3 in the league, paniguradong top 5 nga siya sa buong NBA. Kaya ba guys, nag-agree ba kayo kay Coach Steve Kerr na itong si Draymond Green ay hindi lang basta best defender in the league, siya ay best defender in the modern era of basketball. So yun nga lamang guys para sa update natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!